Hi guys, I'm a Blackburn. Alam niyo ba si King Kong ay hindi niya pa talaga tanggap kung ano ang naging resulta na kanyang pagkatalo. Diba, mayroon pa ata akong muta. Diba? Diba? Wala talagang ano, no? Tanggapin mo lang, King Kong, talagang talo ka na. Kahit kumuha ka pa ng abogado, diba? Ako na nagsasabi sa'yo, walang duga ang nangyari. Talagang, diba? Ikaw nga, yung hiya ka sa sarili mo, ilan lang ang boto mo, pero si Lenny, ang boto niya ay 14 million, ikaw, 8 million lang. O edi maraming kakampik na hindi mga bumoto sa'yo. Kaya tingnan ninyo ang kanyang binabanggit. Alam ko marami ang nagtatanong tungkol sa mga alegasyon ng pandaraya. Sinusuri natin ito. Kinokolekta natin, kausap natin ang mga eksperto. Aalamin natin ang punot dulo ng mga pangyayari. Makakaasa kayo. At habang ginagawa ito, maghanda na tayo dahil simula pa lamang ang ating pakikibaka. First. Aber, anong gagawin mo naman, King Kong? Ha? Anong makikibaka? Wag matakot. Mga ganun ba yun? Diba? Alam mo, King Kong, masakit kasi sa'yo, maraming mga kakampig na hindi bumoto sa'yo. Diba? Ang boto lang sa'yo, 8 million. Tapos si Lenny, 14 million. Kamusta na sa'yo yung iba? Diba? Maraming hindi nagtitiwala sa'yo. Kupas na kupas ang ginagawa mo. Kailan dapat maging totoo ka sa sarili mo, King Kong. Diyos ko, tanggapin mo na. Diyos ko. Alam ninyo, sa contest, may natatalo, may nananalo. Kung natalo ka, tanggapin mo. Diba? Pang senador ka lang talaga. Pumayag na nga ang karamihang tao na kahit wala ka namang masyadong nagawa, na mga pinangako mo sa agriculture na sinasabi mo na successful, tinanggap namin yon, di ba? Pero kahit walang natatanggap ang mga tao sa agriculture na mga budget na yan, hindi mga nagsasalita. Tanggap namin yon, di ba? Pero sa'yo, King Kong, move on. Alam mo ba ibig sabihin ng move on? Senador ka pa naman, sana kahit papaano, alam mo yung move on. Move! Diba? Tanggapin mo kung anong resulta talaga. Diba? Ano sabi ni Lenny? Diba? Eh kung ayaw mo matalo ka, eh huwag ka nang lumaban. Diba? Kung mananalo ka, eh talagang panahon mo talaga. Kung hindi mo panahon, hindi para sa'yo. Huwag mo nang pilitin. At sa susunod na kapag natapos yung termino ni BBM, huwag ka na rin lumaban. Kasi hindi mga magaganda mga plataforma ninyo. Ito lagi kong sinasabi, kapag negative campaign, negative result ang mangyayari. Eh si King Kong puro paninira, di ba? Puro paninira ang mga sinasabi. Kapag nanalo daw siya, ibabalik daw si Ferdinand Marcos sa Ilocos, ibalik daw sa kung saan siya nakatira. Di ba? Sinong taong magugustuhan, di ba? May respeto. Alam mo naman ibig sabihin ng respeto, King Kong, di ba? Eh, yung mga ginagawa mo talaga, eh, talagang ayaw talaga ng tao yan. Bibig mo pa lang, eh. Alam mo, King Kong, bibig mo pa lang, pamatay na, eh. Di ba? At unang-una sa lahat, mga kakamping, Diyos ko naman, kung may gagawa para kayo ng paraan, para, di ba, yung kasinungalingan ng sinasabi ninyo, na may duga nangyari sa Comelec. Sinabi na ng Comelec na walang duga. Diba? Blackburn, ano masasabi mo sa sinabi ng anak niya? Mamaya itatopic natin yan. Diba? Kaya yung mga sinasabi ninyo. Ha? Kaya nga, diba? Pati anak mo nagmamana sa'yo. Diba? Bastos na ang bunganga. Hindi pa iniisip yung sinasabi, pare-pareho kayo. Ano kayo masasabi ni Sharon Cuneta sa anak ninyo? Ha? Sa anak ninyo?
Diyos ko, manang-mana sa tatay. Dapat hindi kayo niya, kailan daw tanggapin ninyo. Diyos ko, hindi magiging mapayapa ang Pilipinas kapag hindi nyo natatanggap, dinadami ninyo ang mga matitinong kabataan. Diba? Irespeto ninyo yung mga bagay na resulta ng taong bayan. Bakit pa tayo nagkaroon ng ano, batuhan? Diba? Gusto mo, King Kong, lipat ka dun sa Mars. Gusto mo maging presidente ka na dun, buong Mars. Diba? Ikaw lang. O, walang aagaw sa'yo, dun ka lalang. Para kahit pa paano, eh, maging masaya naman ang Pilipinas. Ang dami-dami ng mga Mongoloy dito sa Pilipinas, so, dagdag ka pa. Diba? Ate, eh, ano, anak mo. Diba? Ano na nung mga magsasalita? Diba? Kala mo, naknakan ng talino. Huwag mo sabihin na nag-aral kayo. Oo, sabihin na natin, karamihan mga nag-aral sa UP ay matatalino. Pero yung mga iba, sa sobrang talino, nagiging bobo na. Hindi na alam kung ano mga sinasabi. Diba? Wala nang magandang mga sinasabi. Mahirap yan kapag sobrang talino, nababaliw na eh. Ayan, si Rowena Guanson. Sa sobrang talino, umingiwi na. Mga ganun na, si Rowena Guanson. Kaya yung mga iba dyan, ingat-ingat kayo. Ingat kayo sa mga... na ano natin. Kaya yung mga iba dyan ay... God bless sa inyo. Si King Kong naman, no? Tanggapin mo, huwag ka nang kumuha ng abogado, King Kong. Hindi na kailangan yan. Diyos ko, hindi na kayang habulin ni Lenny ang 31 million na tao. Diyos ko, nabilangan, 31 million. Diyos ko, kay Lenny, 14 million. Saan nyo kukunin niya, haatake ninyo? Magdadagdag kayo? O magdadagdag kayo ng refugee dito sa ano, sa Pilipinas? Para magboboto dito. Yung nga kaming ginagago. Diyos ko. Akala ko ba thanks, ano yan? Thanks, ano ba yan? Thanks ko, pagpapasasalamat, diba? Sa mga kakamping. Eh, mga lumalabas sa bibig ninyo, parang meron kayong mga pinaplano. Diyos ko eh. May pinaplano kayo. Kung hindi nyo kayang tanggapin, umalis na kayo. Hindi kayo kailangan dito. Malaya kayong umalis sa Pilipinas. Hindi yung puro kayo ganyan. Mga salit kayo. Pati anak mo, isama mo na. Diyos ko. King Kong naman, isipin mo naman mga sinasabi din ng anak mo. Diyos ko. Like father, like son. Wala na tayong magagawa dyan. Ganyan talaga resulta ng pagkakataon ng ano eh. Diba? Kaya nga may kanta, hayaan mo na lang. Sige, sige, malibang. Men. Hindi nubra. Diba? Yung mga iba dyan, Diyos ko. Mahirap talaga mag-aral sa sobrang katalinuhan eh. Mga lumalabas sa bibig eh. Mapapaganon ka na lang eh. Ha? Ah, sobrang talino, 'di ba? Nakapag-aral nga tapos yung lumalabas sa bibig, eh, mapapa ano daw? Mo tatanong ka pa sa katabi mo. Ano tabi? Gaganong ka pa. Kaya King Kong, naku, wag ka nang kumuha ng abogado. Talo na kayo. Wala nang pakialam sa inyo. Hindi na kayo papansinin pang lana. Sinabi na ng Comelec, walang dugaan. Diba, isasampal sa inyo ng Comelec yung papel kung saan, ano. Palaman-laman ka pa nang dinuduga kayo. Sa inyo lang yun. Late na nga kayo sa survey, diba? Di pa kayo nagtaka? Kala ninyo, ano, abot nyo yung langit. At sino, hindi kaya abutin yung langit. Huwag nyo kaming, ano, ha. Diba? Huwag nyo kaming niloloko. Hindi nyo abot lang. Kaya niya. Ano ba? Sa Mars, ilipat. Oh, lahat yan, maakino na yan. Lipat yan, Chris Aquino, lipat doon. Tama na dito. Diba? Ginulon nyo na. Ano? Isama ninyo sa zoo. Sa... oh, diba? Kung hindi, King Kong, lipat ka sa zoo. Oh. Eh, kulang-kulang mga hayop doon, diba? Oh. Mga hayop dyan, lipat na sa zoo. Para may madagdagan naman mga hayop diyan sa Manila Zoo. Diba?
Para kahit papaano may mga kabataan na, "Uyo, ang galing oh, may hawak-hawak na papel yung isang guyo." Ganun. Diba? Kaya yung mga iba dyan, huwag kayo masyadong... Kung hindi nyo tinatanggap ang kapalaran ninyo, walang mangyayari dito sa bansang Pilipinas. Puro kay paghihigante. Paghihigante ang laman sa isip ninyo, kaya hindi umulad ang Pilipinas. Diba? Walang mangyayari. Diba? Bakit pa tayo nagkakaroon ng eleksyon kung puro kay ganyan? Diba? Hindi nyo nakatadhana yung posisyon na yan. Kaya hindi kayo binoto ng tao. Sasabihin nyo, dinuga kayo mga ulul. Diba? Huwag nyong pinagluloko ang tao. Diyos ko. Kung talo, talo, tumahimik na. Sa sabong nga, minsan nananalo ka, minsan natatalo ka. Pero karamihan ng mga nagsasabong, Diyos ko, lahat talo. Eh, koking kung mag-isip-isip ka, unahin mo muna ang anak mo. Diba? Turuan mo muna kung paano mabuting asal yung anak mo. Anak mo nga, hindi mo mabigyan ng oras eh. Bansa pa kaya? Sige nga, King Kong, kung iboboto ko ng tao, diba? Sa dami ng mga batang mga pumapatay, dahil sa'yo, walang mga nakukulong. Diba? Mga batang mga pumapatay na, pero hindi nabibigyan ng hustisya ang mga pinatay, dahil sa'yo. Diba? Nag-aral ka lang sa ibang bansa eh. Pag uwi mo, may amats ka na. Ano ka, Amerikano? Hindi ka Amerikano. Nag-aral ka lang sa ibang bansa eh. Ginagaya mo naman yung batas doon at batas dito. Hindi ganun. Diba? Huwag ganun. Dapat tandaan mo yan, King Kong. Unahin mo muna ang anak mo. Diba? Sa pamilya, nagmumula ang mga mabubuting asal. Pero nakikita sa anak ninyo, sa inyo nagmumula ang nakikita ng ibang tao, ang binubuka ng anak ninyo. Kung sino ang puno, siya din ang bunga. Ngayon si King Kong, nag-aral lang sa ibang bansa, eh. Iba, akala mo, naknakan ng talina, tignan mo yung mga batas. Ngak-ngak, wala. Ang nangyari. Diba? Ayun, yung mga batang pumapatay, yun, ang saya-saya ng buhay. Yung mga pinatay, walang hustisya. Diba? Walang totoo naman eh. Walang mga hustisya na binibigay nila. Yung si King Kong, ayun, mga batas nila, mga bulok. Tapos sasabihin ninyo, perfecto yung agriculture yung sinasabi ninyo. Huwag nyo nga kami pinagloloko sa mga ginagawa ninyo. Di na. Mga ginagawa ninyo talagang kala ninyo bilog. Bobo na kami, binobobo nyo pa kami. Diyos ko, tama na. Diyos ko, napunta na nga kami sa bobo eh. Bobobohin nyo pa kami. Diyos ko ha. King Kong ha. Puro ganun. Diyos ko, maawa ka sa tao, bobo na nga eh. Bohin pa. Diyos ko, inututo nyo na nga eh. Utoy nyo pa ngayon. Eh nga, hindi na nagpapauto yung mga tao ngayon. Diba? Masama ugali ng anak niya. O, totoo. Sino ang puno, siya din ang bunga. Kaya, King Kong, unahin mo muna yung anak mo. Diba? Turuan mo naman mabuting asal. Hindi yung lumalabas sa bunga. Bunga nga ng anak mo. Sarap lagyan ng sili yung bunga nga. Sabihin nyo nga sa akin, King Kong, kung mabuti ang anak ninyo, pinapabayaan ninyo yung mga nagsasalitang ganyan. Eh, paano kayo iboboto ng tao pati yung sarili nyong anak ay hindi nyo kayang pagsilbihan at turuan ng mabuting asal? Lagyan yung sili bunga nga para mas masaya. Ewan ko lang kung hindi magsisigaw-sigaw yun sa HADE! HADE! Diba? Wala. Diba? Eh, wag mong gagayahin ng batas sa Amerika yung batas dito. Iba yung sa Amerika, iba ang batas dito sa Pilipinas, King Kong. Tandaan mo yan. Huwag niyong ipagyayabang na mga nakapag-aral kayo sa ibang bansa. Eh, kung mga batas ninyo ay mga bulok, wala din kwenta.
Tanggapin ninyo na lang resulta. Wala na. Ito na simula ng pagbabago, sunod-sunod na to. Wala na eh, kung upo pa kayo, wala na mga proyekto. Ngayon lang ako nakakita ng mga nakatayong proyekto eh. Di ba? Sa dami-dami ninyo, mga umupo dyan mga presidente ng Pilipinas eh. Wala, walang mga nang... Alis lahat eh. Nasa bulsa. Nakakapagtaka nga eh. Yung sino pa yung ano eh, binoto nyo pa ng senator, wala. Kaya yung si King Kong, ayun lang ang tamang paraan mo. Kumuha ka, kahit kumuha ka ng 10 abogado o 15 abogado, talo ka, talo ka. Ako na magsasabi sa'yo, talo ka sa ginagawa mo, talo ka. Wala ka namang masasabi. Talagang sadya, talagang ayan na yung tinadhana sa'yo. Tanggapin mo lang. Diba? Masakit man ang matalo, pero part talaga ng buhay yan. Hindi katapusan ng buhay yan, King Kong, ang pagkatalo ng ano. Diba? Isipin nyo mula lang. Diba? Sabi, nagsisimba naman kayo. Diba? Nagsisimba naman kayo. E di sabi mo sa sarili mo, ay baka talagang plano ng Diyos eh, hindi binigay sa akin tong pwesto na to. Hindi para sa akin. Ayun dapat iniisip ninyo eh. Diba? Sino ba Diyos nyo? Sino ba Diyos nyo? Tatanungin ko, sino ba Diyos nyo? Lenny? Ano ba yung Diyos nyo? Iisipin ninyo. Hindi para sa'yo yung pwesto na yan. At huwag mo nang pagsiksikang, King Kong, ang pwesto mo. Diyos ko. Kung nababagay sa'yo sa basura. Para mas ma-ano. Diba? Hindi lang ninyo tanggapin. Natalo kayo. Pinaghahamon nyo pa ang ibang tao. Wala. Diba? Ang mas maganda, kahit talo kayo, sabi nga ni Bongbong Marcos, tatanggapin niya yung mga natalo na handang tumulong sa gobyerno. Diba? Dapat nga maganda yung tuwan-tuwa pa kayo, diba? Dahil, oy, tama pala yung mga plano ni Bongbong. May puso talaga si Bongbong Marcos. Magtutulungan kami para umangat ang bansa. Hindi, pwesto hinahanap niyo, kapangyarihan. Diba? Ayun ang hangad ninyo, kapangyarihan. Para magawa niyo na naman yung mga wakang ina niyong plano. Walang ganun. Diba? Walang ganun, Mars. Diba? Eh, paano unlad ang Pilipinas kung nandito pa kayo? Mars, go! Punta na sa Mars. Diba? Punta na kayo doon. Huwag na kayo dito. Huwag na kayo manggulo. Kabawa mga Pilipino. Huwag nyo ka nung pinagluloko, diba? Huwag mo pinagluloko ang tao. Sasabihin mo, pinagmamalaki mo. Successful ang libreng binhi sa mga agriculture at mga farmers at kanya-kanyang ano pa man yan. Diba? Na ibibigay ko ng wasto ang tulong para sa kanila. Wow. Palakpakan naman natin ang kanyang sinasabi. Diba? Wasto-wasto pa. Malaman mo. Kaya, King Kong, ay lang yung gagawin mo. Move on ka na. Tanggapin mo. Diba? Simba-simba ka minsan. Sama mo. Diba, merong tubig doon, King Kong, kapag pumapasok ka sa simbahan. Yung gumaganon ka, magkukrus ka. Diba, ganon? Isama mo yung anak mo. Diba? Ilublob mo yung ulo. Para bawas-bawas sa kasalanan. Masyado ng... Anong kinakamot mo, Black Mern yan? Huwag na kayo magtanong. Tatanong pa kayo. Basta, kay King Kong, nako, isip-isipin mo yung anak mo, Diyos ko. Hanggang maaga pa eh, Diyos ko. Ito, putuli na yung buntot mo. Kaya ano mangyayari dyan? Kaya yung mga iba dyan, nako, May paiyak-iyak pa. Oo, paiyak-iyak pa. Laki naman ang mata. Kala mo luluha, diba? Kaya tanggapin ninyo ang katotohanan na nararapat. Talagang hindi nakatadhana. Baka sadya talaga may mga posisyon kayo na bagay sa inyo.
hindi yung mataas na posisyon. Huwag niyong pagsiksikan ng sarili ninyo. Kung hindi kayo gusto ng tao, walang boboto talaga sa inyo. Diba? Sabi nga daw nila, kung tapat ka talaga sa bayan, ay iboboto ka ng tao. Pero kung hindi ka tapat sa bayan at nakikita ng tao na hindi totoo mga sinasabi mo, walang mangyayari dito sa bansa. Kaya hindi ka nanalo. Ganyan ang tingin sa'yo ng taong bayan. Hindi nga pumantay ang 14 million kay Lenny. Ikaw nga eh, 8 million lang ba o 7 million? Diba? Hindi ka din binoto ng mga kakamping, kawawa naman kayo. Diba? Kawawa kayo mga kakamping. Rumble-rumble kayo. Sino-sino mga binoboto ninyo. Kaya, God bless at I love you so much sa inyo.